morning, mga kaparm. So, uli, welcome to my channel, mga kaparm. At shoutout po sa ating mga kaparm. Siyempre, kay Mr. Garcia, dito po sa may area po ng Tanawan City, Batangas. So, tayo po ay nandito ngayon sa mga puno ng piko, na siya po ay mga grafted mango, pero ito po ay nasa around 50 years na po ng grafted mango. Ayan, so sangayon po sa kanya, ito pong area na ito, mga kaparm, ay hindi po nila naharbesan nung nakaraan dahil po sa maling sistema ng pagpapabulaklak at sa mga tsambahan po ng sistema ng pagpapabunga. So ito po, ito po ay puro po ito piko, na yun nga po, napakarami nilang pinalabas sa bulaklak ng nakaraan, pero nandahil po sa pagdaan po ng panahon at sa pag-atake po ng iba't ibang uri po ng mga insekto, ay inamin na po nila sa kanila pong sarili na hindi pa po sapat yung kanilang kaalaman pagdating sa kasalukuyan po na sistema ng pagmamangga. So shout out po kay Mr. Garcia, kay boss, at syempre sa kanya pong business partner, na I'm very proud po na nakaka-touch po na siya po ay pagkalabas ng ospital ay tayo po ay lagi niyang pinapanood. At yun, napakasarap lang po sa pakiramdam na tayo po ay kanyang pinahanap dahil tayo po pala ay kanya pong iniidolo. So salamat po, boss. At yun, sa pamamagitan po ng akin pong YouTube channel ay tayo po ay nagkakilala. At soon ay tayo po ay magkikita kapag okay ka na, at pupuntahan ko po kayo mismo sa inyo pong tahanan. Ayan. So ito po yung inyong area, boss, na almost 50 years na malalaking puno po ng piko dito po sa may area po ng Tanawan City sa Batangas. So kinuha po nila yung atin pong serbisyo, at yun, so ibabahagi ko rin po sa inyo ang protocol ko pagdating po sa piko. So ang piko po ay mas mabilis ang development pagdating po sa flowering, at ang piko po ay ito po ay hanggang 105 days ay pwede na pong i-harvest lahat. So sa totoo lang po, ang piko kasi kapag nag overmatured po yan, nagkakaroon po yan ng mga bilog-bilog sa loob na parang gulaman, at yun po ang naging dahilan o kapintasan ng atin pong mga mangga. So ang piko din po ay isa sa original variety ng Philippine mango na napakasarap po at matamis basta po tama ang pag-aalaga. Compare po sa kinalabaw, ang piko po ay mas masarap ang laman, bagamat yung buto niya ay mas mahaba, at minsan may mga piko na makakapal din ang buto. So subalit itong piko po na ito ay i-demo natin sa atin pong protocol. Ipapakita po natin na ang piko ay iba po ang klase ng pag-aalaga compared din po sa kinalabaw. Ang piko po ay pwede kang magpabao ng 20 at saka, o di kaya po ay 21 days, dahil mabilis pong mag-bloom ang bulaklak ng piko compared po sa kinalabaw. So ang piko po, kung magpapabulaklak kayo, ay pwede na po kayo mag first shot ng 10 days, at pwede kayong mag second shot ng 18 days, at pwede kayong magpabaon ng 20 at 21 days. Ano? So sinishare ko lang po ito sa inyo, mga kaparm, kasi yun nga po, iba po yung pag-aalaga ng piko, iba po yung pag-aalaga ng kinalabaw mango, na same lang po naman na Philippine mango. So mga kaparm, sana po ito po ay makatulong, at bilang demo po ay ibabahagi ko sa inyo yung tama pong pag-aalaga ng piko na hindi po nasasaalang-alang yun pong ating mga bulaklak. So muli, happy farming in this day, LT. Shoutout po sa aking boss dito, kay Boss Garcia, at sa kanyang partner. Ayan, soon po ipapakita namin sa inyo paano ba yung mga tamang sistema na kailangan gawin kapag tayo po ay nagpapabulaklak at nagpapabunga ng piko, mga kaparm. So Merry Christmas po, at sana po ay maging maganda ang New Year sa ating lahat. At shout out po sa aking boss, kay Boss Gani, dyan po sa area po ng Cavite.
at sila po ay nasa bakasyon ko ngayon. So ayan, so, sa lahat po ng mga sumasabay-bay sa atin from Luzon, Visayas, Mindanao, at sa lahat po ng mga distributor from different chemical company, ang inyo pong ka-farm ay nananatiling nandito, at ang akin pong binuong Mingo Protocol ay from different chemical company sapagkat ito po ay base sa aking karanasan. Subalit, kung nais nyo po na i-promote ko ang inyong mga produkto, ay nandito lamang po ako. At yun nga, ako po ay nagdidepende sa bisa at husay ng inyong pong mga chemical na ginagamit ko sa aking production dahil ito po ay akin na pong nasubukan. So yun pong mga nagme-message sa atin na kung po pwedeng isama sa atin pong Mingo Protocol yung kanila pong mga product, ang akin lang pong hiling, bigyan nyo po ako ng sample, ng demo ng inyong pong mga area at magpa-demo po kayo sa akin ng inyong pong mga gamot. Wala pong tayong problema mga ka-farm. Kasi lagi ko pong sinasabi, hanggat hindi ko po nasusubukan ng isa pong produkto, ay hindi ko po ito ini-endorso o ipinapakilala sa merkado, lalo tigit po sa aking mga kliyente. At meron naman pong mga uri ng chemicals na ginamit ko ng minsan, subalit magkaiba po yung naging resulta compare po dun sa ipinapangako ng kanilang mga ahente, kaya pasensya po kayo. Lagi kong sinasabi, kung kayo po ay naging tapat ng pagsasabi sa akin, ay wala ho tayong magiging problema. Subalit, may mga pagkakataon ho na may mga ahente po ng ibang chemical company na paaasahin ka lang sa una na pagdating po sa kalagitnaan ng ating pong mga production, ay masisira lamang po ang ating pong mga bunga. Number one pa rin po ang pagpapabalot mga ka-farm. So, kung may nangangako po sa inyo ng balot free na kanila pong mga chemicals, ay mag-isip po kayong mabuti. Kasi baka ho magka-problema kayo o mag-away pa kayo ng mga ahente ng gamot na ang sasabihin ho ay good for balot free, pero pag naandyan na ho ang atake ng insekto, ay nasisira po ang inyo pong mga bunga mga ka-farm. So muli, happy farming and stay healthy. Again, kaibigan ko po lahat ng nasa chemical industry. Subalit, respetuhin nyo rin po yun pong uri ng pamamaraan at yung protocol ng mga ordinaryong manggero na katulad ko. At muli, pakishare po and subscribe my channel, dahil ang layunin ko lang naman po ay makatulong sa mango industry mga ka-farm. So muli, happy farming and stay healthy sa mga kaibigan ko po dyan sa Mindanao. Soon, by February or March, na andyan po ako. Andyan po sa may area ng Visayas, sa Cebu, Dumaguete at Iloilo. So, soon, andyan po ako ng January. At dyan po sa may Cagayan Valley area. By next week, andyan po ako. Nueva Ecija and Pangasinan. Yun, hindi po tayo natuloy papunta dyan dahil napakahirap pong mag-book ng ticket. So, isa-isahin po natin yan. Andyan po sa may area ng Zambales. Hello po sa inyo dyan. At syempre, sa Region 2, yun pong Mingo Producers Association, meron pong inaayos dyan at tayo po ay pupunta at willing po sila na i-adapt ang ating pong Mingo Protocol. So sa may area po ng Sarangani at Jensan, Cotabato, hello po sa inyo dyan. So sa ngayon po ay hindi pa po makapunta ang inyong farm. Sa may Sultan Kudarat, maraming salamat po sa inyo pong patuloy na suporta at pagtitiwala sa akin pong mga ginagawa. At ulitin ko po, tayo po ay hindi nakikipagpaligsahan. Hindi rin po tayo naghahanap ng kaaway. Ang kailangan lang po natin ay respeto at tayo po ay may patotoo na tayo po ay epektibo pagdating sa ating pong sariling Mingo Protocol. Sharing of ideas lang po tayo mga ka-farm. At ang lagi ko po sinasabi, wala pong ibang magtutulungan. Subalit, kung para po sa inyo, ay ako po ay nanluloko lang ng kapwa ko mga manggero, ay di huwag nyo po akong tangkiligin. Subalit, awa po naman ng Diyos, yung mga nagbe-message sa atin, ay maganda naman po ang feedback. Pagamat yung ilan po ay meron pong mga ilan-ilan pa rin na bashers tayo, ay maaari hong doon sila masaya, kaya wala po tayong mga gawa, mga ka-farm. So muli, kasama po natin ang Diyos. God first, anuman pong husay ng ating mga produkto, anuman pong husay ng ating protocol, lagi pa rin po nating hilingin ang gabay niya, dahil naniniwala ko, ang best protocol pa rin po ay ang gabay ng ating Panginoon mga ka-farm. So muli, happy farming, I love you all, Merry Christmas and Happy New Year mga ka-farm.